they call me. I promise that you'll never be lonely. Hello, hello guys! This is Bad Boy again. At kung bago ka lang sa YouTube channel ko, subscribe and click the notification bell. O, di ba? Para masaya tayong lahat. So ngayon, pupunta tayo sa isang pinakasikat na tourist destination dito sa Malaysia, ang KLCC Twin Tower. Ang KLCC Twin Tower ay may 451.9 feet na taas at isa sa pinakamataas na Twin Tower sa buong mundo. Ito ay binubuo ng 88-story building. Kaya guys, sundan nyo ang journey ko papunta sa KLCC Tower! So guys, napunta na nga ako ng Malaysia ngayon. Siyempre, dahil ito rin yung time na darating sa Gerald Santos at Aisel Santos para sa pagbabalik niya sa Pilipinas. Kasi nga, galing lang nila ng Miss Saigon para i-represent yung Pilipinas at nagtrabaho sila bilang singer doon. Sobrang happy ako kasi nakita ko sila dito ngayon sa airport. Hi! Salamat. Tsaka nagkaroon pa ako ng one-on-one interview with Gerald Santos. Guys, si Gerald Santos nandito na, rating lang niya galing na ibang bansa. Siyempre, magbabalik singer na ata siya. Pero hindi ko alam kung sa GMA o sa ABS-CBN. Pero tingnan natin kung ano, abangan natin yan. Kasi matagal siyang nawala sa industriya eh. Hello Gerald! Can you say hello to my vlog? Hi, hi, hello sa inyo lahat. Ayan, kakauwi lang galing Miss Saigon UK International Tour. Wow! Very happy. I'm very happy to be back home. Thank you. Back home. Idol, salamat, salamat. Sa KKLC Twin Tower. Ito ay isa sa mga pinakamataas na Twin Tower sa buong mundo. Kaya super exciting yung gagawin namin ngayon. Siyempre, first time ko dito sa Twin Tower. It's not my first time in Malaysia kasi nakapunta na ako ng KK at saka nakapag layover na ako dito one time going to Vietnam. Pero siyempre, it's my first time to go to the tower. Kaya super excited ngayon. Kaya, at ang importante pa, napagkakamalan ako dito ng Malaysian. Grabe sila, no? Aba akong Malaysian. Nasa Middle East ako, mukha akong Arab. Ngayon, Malaysian naman. Ano ba talaga ako? Sakit-sakit. Pero okay lang. Salamat, Putang! Alam niyo na, guys. Ibig sabihin, no? Kayo na bahala. Putang! That means good afternoon here in Malaysia. So, salamat, Putang! Galit ko, no? Everyday mail to, ano ba? Kapag good morning naman, salamat, pagi. Good evening, salamat malam. Ayan. Ngayon, kakain kami, kaya ibig sabihin, mangan. Mangan, eat. Right? Makan. Makan! Sorry. Mangan is... mangan is... Pampanggenyo. Oh my God, I'm so sorry. I brought Pampanga here in Malaysia. Sorry. So it's makan. Makan. Yes guys, tama na yun. Hirap na hirap na ako dito. Sige ka, makakain lang kami, makan. So ito na nga guys, dito kami sa Twin Tower ng Malaysia. Kita-kita naman natin na napakaganda ng Twin Tower na to. Para sila mag-asawa, oh. Ayan, so nakikita nyo yan. May story yan kung bakit magkadikit sila. Eh sila yung isa sa pinakamataas, I mean, pinakamataas na Twin Tower sa buong mundo. Kaya, sa lahat ng mga mag-shota dito, pupunta para at least maban sila together. Ito yung story nun, ewan ko lang kung haka-haka lang nila, bahala sila dun. Okay, nakita niyo yan. Ang ganda, di ba? Oo. So, dito niyo naman makikita yung mga tataas na mga building na nakikita nyo. Yung mga matataas na building na nakikita nyo sa likod, yung mga building na... Siyempre, building. Ano pa nga ba? Pero ito talaga ang pinaka-dinarayo dito ng mga turista. Siyempre, yung Twin Tower na to na isa sa pinaka-landmark ng Kuala Lumpur, Malaysia. Isa ito sa mga naka-tourist spot at destination na pinupunta na ng mga turista. So, nakikita niya yan. Ayan. Diba ang ganda niya? Super ganda niya. Kaya sa mga walang jowa dyan, walang shota dyan, ito yung makikita na talaga yung ano, yung forever nyo.
Sobrang dayo ba naman ang tao na pupunta dito? Tingnan nyo naman, ang dami nila oh. Pero yung Twin Tower daw ay kailangan mag-wish ka dito, magpumunta ka, wala kang shota. Para at least magka-shota ka man lang, diba? Forever. Ayan na. Kapakita ko sa inyo yung buong buo. Sila. Ayan, ikutin natin. Kita nyo? Ito na siya. Ah, ang galing. Ayan. Galing. Maganda, diba? Dahil baka dito ko na makita yung forever ko. Mag-i-wish na ako. Wait lang. Isa sa mall na kami ngayon, kailangan ko magpa-perm ng buhok ngayon kasi syempre diba kulot ako, tapos yung kulot ko malalaki, mas gusto yung medyo permanent na kulot na okay naman siya sana, tapos parang hindi siya buwag-hag kapag ano pag gising ko sa umaga, kasi problema ko lagi na para akong multo pag gising ko na umaga, laging buwag yung buhok. Kaya dipunta kami ngayon sa pagawaan ng buhok. Titignan ko, papagupit na rin ako at the same time para maging kamukha ko na yung idol ko si Jaya. Wala na bang pag-ibig sa puso mo? See my hair? That's curly. I wasn't. So ito na nga guys ang pinaka-final product ng pinagawa kong buhok kanina. Diba? Tingin nyo naman napakulot niya ngayon kamukha ko na si Michael Jackson. Right? So, I'm gonna make a change for once in my... Okay. Maganda naman siya, diba? Hindi naman ako nagsisi. Pero syempre kasi dati kulot na ako. Tapos pinakulot ko pa siya kasi nga gusto ko maging maayos lahat ng kulot niya. Ayan, naging kamukha ko na ang idol ko. Ina ni Jaya or si Jaya. Actually, idol ko talaga si Jaya. Jaya, I love you. Wala na bang pag-ibig sa puso mo? Parang baliw lang, no? Ayan na guys, kulot na ako. Kumulot pati utak ko, diba? So, tingin ko naman magiging okay to bukas. Tsaka okay naman siya. Diba? Ganyan lang. Guwapo lang. Diba? Ganyan lang. Guwapo lang. Pinanganak akong ganito eh. Diba? Oh, walang basher ha. Okay guys. Na-appreciate ko at syempre contented ako. Sana contento rin kayo, diba? I love you. I love you.